So mga lods, may kumakalat na naman chismis tungkol dito sa issue ni Rosmar at ni Swerab Smith kasama si Cindy. Ano nga bang meron sa kanila at nagtitrending sila sa social media? Tara, panoorin natin to. Ay, ang ganda! Ayun, nasa cellphone ni Swerab Smith yung picture ni Rosmar na bata-bata pa at wala pang pinapaayos sa kanyang ngipin at kulay ng balat. Sana masaya kayo na pinagtatawanan nyo. Ito ngayon si Rosmar na sa kanyang TikTok ba yan? Na umiiyak at humihingi ng simpatsya dahil siya ay pinagtatawanan at nabubuli ng mga tinaguri ang verified daw sa TikTok app. Doon, dahil pangit, dahil maitim. Sino ba yung mga verified dyan kayo? Mapangod ka. Alam niyo ba yung pakiramdam ko ngayon? Sobrang tagal kong binilid yung self-confidence ko. Tapos pagtatawanan niya lang ako. Nakakababa na tingin sa sarili. Yung mag-PPM sa akin yung magulang ko. At sasabihin, puro daw ako yung tinatagdo. Nakikita nila na pinagtatawanan ako ng mga tao. Ano yung mararamdaman ng magulang na pinagtatawanan yung anak nila? Sino pa yung isa pa doon na kasama ko at alam ng magulang ko dahil nakapalo pa siya doon. Tapos pinagtatawanan ng dumo ko ng ganun. Pinakitaan kita ng mabuti. Sino pa yung mga verified yung pagkanon? Sana huwag niyo ma-influence yung mga tao maging judgmental tulad niyo. Sana masaya din kayo na pinagtatawanan ako ng ibang tao. Best. Ayun. So, sumagot naman ngayon si Ros, ano nga, Swerab Smith? Best actress daw, bali hindi kumpinsido dito si Swerab sa video ni Rosmar. Ibig sabihin may galit itong si Swerab dahil parang hindi siya nagsisisi na pinagtawanan nila or binuli nila itong si Rosmar. Kulang ka sa work job. Kulang daw sa work job. Ayan. Masasabi ko lang sa iyo. Kinontent pa raw sa TikTok. Ayan na. Ayan si Rosmar, ng mga bata-bata pa, yung kanyang original na anyo. Na wala pang pinapaayos sa kanyang sarili or ini-improve. Basta ang masasabi ko lang sa iyo, wala akong pinaretoke. Tapos si Swerab Smith nag-agree lang na parang hindi siya naniniwala. Ibig sabihin, kung tingin nyo nagparetoke ako, ibig sabihin lang nun, dapat maging masaya ako. Kasi siguro, gumanda ako. Di ba, Jay? Totoo. Ayun pa, mag-wallpaper reveal tayo sa TV. Yes, na yung buhok ko. Pati na wallpaper mo. Ayan pala yun, video na yun. Kumakala. Hey, anong ibig sabihin yan? Earth, Pluto yan, te. Mga tropa nila, tinanong yung mga wallpaper nila. Ayan, pati ng wallpaper mo. Ay, wala lang. Ano meaning yan? Pluto, tingin ako. Anong wallpaper mo? Ay, anong ibig sabihin yan? Balat. Aswab yan. Ay, gasp ko. Ang mukha niya lang pala eh. Sir, pati yun ang wallpaper mo. Tingin. Ay, ang ganda. Ayan, susuwerap na tinanong. Ay, naka-wallpaper sa kanya itong picture ni Rosmar na wala pang pinapaayos sa sarili. Tapos nagkawalan ngayon itong mga... Ito naman yung tweet ni Zendy na sinasabing kasama rin sa nanakaagitan ni Rosmar. Sabi niya, panindigan yung ugali, hindi yung bad bitch ka sa GC tapos sa public kala mo api-api. Huwag ganon, Lods. So, meron daw silang GC tapos bad bitch daw ito. Siguro masama ang pinapakita ng ugali sa kanilang group chat. Yung nag-aasara naman silang dalawa sa GC, tawa ka palang tawa tapos sa TikTok, iyak ka ng iyak. Bully ko no, sabihan na natin na bully ka nga, pero di pa ganun ka din, umiiyak ka because... Ayan, sabi ni Swerab Smith, magalit ka na kay... At goods sa marketan, siya naglabas niyan, di ba?
Tapos sinugot naman to si Monique. Siya nga una naglabas pero nagpaalam kay Rosmar. Eh ikaw, ba't kailangan i-lock screen tapos nagtatawa na ba? Ano expect na sa public post ni Mark? Hindi magbubuli? Kaya nga yan yung masakit, tsaka di naman sila close ni Rosmar. Bakit hindi niya gagawin yan? Bakit niya gagawin yan? Yung tawa nakakaloko. Tapos ito pa. Walang awa si Swerab Smith. Nakikipagbiroan ka sa akin tapos ngayon mabibigon ka. La, okay ka lang, Bessie. Tapos sumagot si Rosmar. At di niya ako pinagtatawanan. Di tulad ng tawa niyo, parang wala nang bukas. That's called glow up. See you soon in Tulfo. We are born to be real, not to be perfect. I am Dr. Nelson Donato and I'm born to be wild. Mukhang nalalaos na si Swerab ba? Gumagawa na naman ng issue. For me, parang iniinsulto nila si Rosmar. Tapos ito naman si Ian Caldesus. We never aim for bad publicity. Entertainment is our goal. So, tapos sabi naman ni Zendy, sorry, affected talaga kami. Di kasi kami sanay sa issue at bash. Dun ka lamang sa amin, Lods. Ikaw immune na sa ganyan. Kami hindi. Sorry, affected talaga kami. Di kasi kami sanay sa issue at bash. Eh, ito rin yung tweet na kanina. At nakisawsaw naman ito si Tony Fowler na kahit saan sumasawsaw. Mali ang pagtawanan ang tsaka na picture ng ibang tao at ipost sa social media. Kahit ano pa ang dahilan, that's bullying. Mali rin ang magpapakita ka ng pangit na ugali sa TikTok tapos iiyak ka for sympathy ng masa. Ang gulo mo, girl. Parang pinagtanggol niya si Rosmar na mali na laitin yung kanyang tsaka na litrato. At sa huli, bumawi rin na mali rin daw ang magpakita ng pangit na ugali sa TikTok. Ang gulo mo daw, girl. So, magulo rin ang kanyang statement itong ni Tony Fowler. Kung sumasang-ayon ba o sinasabi niyang tama lang sa'yo na mabuli kasi masama ang ugali mo. So, ayun. That's it. Yung pala ang pinagmula ng kanilang hidwaan. Tapos sabi nito ni Maria sa inyo, okay, hindi na talaga maganda dulot ng ibang content creator sa TikTok. Sa mga nagsasabi na arte lang to si Rosmar. Noong ngayon nasa side niya ako. Sa totoo lang mahirap magkaroon ng self-confidence lalo na kung yung dati mong itsura, yung lalaitin talaga. Sasabihin na iba naglalabas ng picture, Swerab Smith, ang tanong kaibigan ka ba ni Rosmar para gawin mo sa kanya? Lol, tapos lakas niyo sabihin ng mga social media influencer kayo. Iba ang biroan ng kaibigan sa bullying, ha. Ang lakas nyo mambully pero di nyo alam yung wallpaper sa lock screen. Face shaming yan. Sabi. Sa comment section, grabe naman sila. Sobra sa totoo lang hindi pa ata naranasan na mabully tong mga to. Sa totoo lang ramdam ko si Rosmar kasi galing din ako sa nabully before. Sa mga nag-share nito, gusto ko lang sabihin na si Swerab Smith hindi sila friend ni Rosmar, kaya kahit si Rosmar nagulat din. Saka kahit sino, kilala nyo yung tao. Ibig sabihin nun, may authority or rights kayo para gawin katatawanan yung tao mismo. Lalo na kung old pictures pa yan o hindi. Mahirap yung pinagdadaanan ng isang tao para mag-blow up, para malakas ang loob, para harapin yung ibang tao tapos sisirain lang ng iba. So kayo nang bahalang husga.